Marami ang nagulat sa hatol na binaba ng Navotas RTC sa mga pulis na pumatay kay Jemboy Baltasar noong Agosto 2023. At bakit hindi? Malino na hindi naman si Jemboy ang kriminal na hinahabol ng mga pulis. Pero binaril pa rin siya sa ulo at hinayaang malunod sa ilog. Nung una, murder ang kinaso sa anim na pulis na sangkot sa pagpatay kay Jemboy Baltasar. Pero sa hatol ng Korte ngayong Martes, guilty lamang sa mas mababang krimen na homicide si Police Sergeant Jerry Maliban. Ang apat pa niyang kasamang nagpaputok din ng baril, mas magaan pa ang hatol. Guilty for illegal discharge of firearms. Ang ika-anim na tao, si Sargento Antonio Bugayong Jr., pinawalang sala ng korte dahil wala naman daw ebidensyang nagpaputok siya ng baril. Bakit homicide at bakit hindi murder? Ano ang kaibahan nilang dalawa pagdating sa bigat at sa parusa? Malaki po. Sa Article 248 ng Revised Penal Code kasi, may mga rekisitos parang isang pagpatay ay matawag na murder at patawan ng reklusyon perpetua or life sentence. Unang-una, kailangang mapatunayan na may tinatawag na premeditation. Ang ibig pong sabihin, talagang pinag-isipan at linano ng mga akusado ang pagpatay sa biktima. Ano pang ibang elemento ng murder? Meron din po ang treachery, in consideration of a reward at ang evident cruelty. Pero lumalabas sa investigasyon na ibang tao talaga ang paki-aresto ng mga pulis sa isang hot pursuit operation noong Agosto 2, 2023. Ayon sa mga pulis, napagkamalan daw nilang si Jemboy ang suspect nang tumulong daw ito sa ilog kaya't kanilang pinaputukan. Pero dun pa lang, sabit na po sila. Sa protokol ng pulisya, hindi pwedeng paputukan ng mga pulis ang isang suspect dahil lamang siya po ay tumatakbo. Kailangan nanganib ang buhay ng pulis o ng ibang tao. At lalong bawal magpaputok ng mga warning shots ang mga pulis. Sa madaling sabi, tinatanggap ng korte ang argumento ng mga akusado na hindi talaga nila binabalak patayin si Jemboy. Parang mistaken identity lamang. Gayunpaman, ang sabi po ng korte, dapat ay mas nag-ingat ang mga pulis at hindi sila dapat basta-basta nagpaputok. Wala raw dahilan para magpaulan ng bala. Dahil po dito, pasok lamang sa homicide ang kaso ni Maliban, ang pulis na nakatama kay Jemboy. Ang parusa po ng homicide ay reklusyon temporal o pagkakulong ng 12 to 20 years. Kapalit po niyan ay yung kaso nga na murder, dapat ay reklusyon perpetua. Hindi po malinaw kung bakit 4 to 6 years lamang ang kulong na pinataw na parusa kay Maliban. Ang apat na pulis na nagpaputok din, sinentensyahan lamang ng 4 na buwang pagkakakulong. Dahil nakakulong sila mula pa noong isang pang kaso, ibig pong sabihin ay laya na po sila. Pero sa Article 254 ng Revised Penal Code, ang parusa dapat para sa illegal discharge of firearms ay may minimum na 6 months na kulong hanggang 4 na taon. So hindi rin pumalinaw kung bakit 4 na buwan lamang ang pinato na parusa sa mga pulis na dapat ay ehemplo ng disiplina at pag-iingat sa paggamit ng kanilang mga sandata. Mga kapatid, Ed Linggaw po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.